Mga unang napapansin naming mga babae sa isang lalaki. Kung gusto niyo mapanood, guys, keep on watching. Number 1, facial hair. Madaling mapansin ng mga babae ang mga buhok sa mukha ng isang lalaki. Buhok man ito sa baba o sa taas ng labi. Gamit ang facial hair, tinitingnan ng isang babae kung ang isang lalaki ay malinis ba tingnan o hindi. Para sa kanila, mayroong binabagayan ang balbas o bigote. Depende sa hugis ng mukha ng isang lalaki. Madalas na gusto ng mga babae ang mga lalaking mayroong facial hair dahil sila ay mga mukhang mature at macho ang dating. Ayaw naman ng mga karamihang babae ang sobrang haba ng facial hair. Yung parang mukha ka ng Santa Claus. Para sa kanila ay hindi ito pasok sa proper hygiene. Again, ang unang napapansin naming mga babae sa isang lalaki ay facial hair. Number 2, madaling mapansin naming mga babae ang hugis ng ilong ng isang lalaki, lalong-lalo na kung ito ay hindi katulad ng normal na hugis ng ilong ng isang tunay na Pilipino. Mabilis din naming makuha ang atensyon ng lalaki mayroong matangos ang ilong dahil para sa karamihan ay mas kaaya-aya itong tingnan. Hindi man ito ginagawang batayan sa pagpili ng kasintahan, sadyang isa ito sa mga madalas naming napapansin at nagugustuhan sa isang lalaki lalo na sa una naming pagkikita. Again, ang una naming napapansin sa mga kalalakihan ay ilong. Number 2 siya, guys. Yan. Number 2 ang ilong. Number 3, ngipin at ngiti. Kaagad na napapansin ng isang babae kung paano ngumiti ang isang lalaki. Kung kaya ba niyang magpatunaw ng puso sa tuwing siya ay ngingis-ngis sa kanyang mga labi. Takaw attention din sa isang lalaki kung siya ay may dimple. Diba guys, si Aga Mulak may dimple. So takaw tingin siya sa mga babae kasi nga ang cute niya kapag gumingiti kasi may dimple nga siya. Diba? Nakakadagdag kilig ito lalong-lalo na sa mga kababaihan. Madali rin mapansin ng mga babae ang ngiti ng isang lalaki. Naobserbahan din nila kung paano silang umiti at pag lumalabas yung mga ipin nila sa tuwing sila ay tumatawa. Kung makikita nila kung bali-bali ko ba yung ngipin. Karamihan ito ay epekto kung paano umiti ang isang tao. Kaya mabilis natin ito napapansin. Lalo na kami mga babae, guys. Napapansin namin yan kapag umingiti ang isang lalaki. Syempre, matik na yun na mapapansin namin ang ngipin niya, di ba? So, isa sa mga bagay na napapansin naming mga babae sa isang lalaki ay ngipin at ngiti. Yan, number 3. Number 4, kamay. Isa pa sa napapansin naming mga babae sa isang lalaki ay ang kanilang mga kamay. Tinitingnan kasi namin kung malinis ba ito or madalas bang nagpapawis. Siguraduhin ninyo na walang nakasingit na dumi sa iyong mga kuko at ito ay nagupit ng sapat na haba lamang. Madaling mandiri kaming mga babae sa mga lalaking mahaba ang kuko, lalo na kung marumi. Agad din napapansin ng isang babae ang gesture ng iyong kamay, lalong-lalo na kapag ito ay nakikipag-usap. Iwasan ninyo, guys, na pag nakipag-usap kayo sa isang babae na madumi ang kamay ninyo at mahaba ang kuko, kailangan nakagupit kayo ng kuko. Kasi kami mga babae, yan ang una namin napapansin sa isang lalaki, kuko. Hindi man halata, pero yan ang una namin napapansin. And din ako, kasi babae ako, guys, sinitingnan ko din yung kamay ng isang lalaki. At saka doon din namin nalalaman kapag alam namin masipag silang magtrabaho. At kung may mga alam sila sa gawaan bahay, diba? Kasi diba kung malinis ang kung maganda yung kamay, mukha pa, mas mukha pang babae sa amin, diba? So isipin namin na wala siyang alam na trabaho, diba? So doon namin nasusukat din kapag masipag ang isang tao sa kamay. Kasi ang kamay, dyan lahat ginagamit sa pagbubuha, sa pangilamos, kahit saan. So isa sa mga napapansin namin sa isang lalaki ay ang kamay nila. So number 4 siya, guys. Number 5, pananamit.
Madali rin mapansin ng isang babae ang mga damit na sinusuot ng isang lalaki magmula sa kanyang pangtaas, short or pantalon hanggang sa kanyang sapatos. Gustong-gusto ng mga babae sa lalaki ang mga maayos magdamit at hindi OA manamit. Hindi ka dapat magmukhang naglalakad na Christmas light sa gawa ng iyong suot. Manamit ng naaayong sa lugar at okasyon. Hindi mo magugustuhan na maging center of attention sa isang lugar dahil lang sa iyong maling pananamit. So, again, isa sa mga napapansin namin sa isang lalaki ay ang pananamit. Number 5 siya, guys. Number 6, tattoo. Madaling napapansin ng isang babae kung ang isang lalaki ay may tattoo. At siguradong magiging curious kaming mga babae kung ano ang ibig sabihin yon at kung kailan niya pinalagay yon. Iba't iba ang pananaw ng mga tao pagdating sa tattoo. Mayroon pa rin nadudumihan rito at may iba naman ay may mas malawak sa pag-intindi at ito ay isang uri ng self-expression. Malakas makalalaki kapag ikaw ay may tattoo. Karamihan ay iniisip na masakit maglagay nito, kaya iniisip nila na ikaw ay matapang at matigas. Kaya naman guys, kung kayo maglalagay ng tattoo, huwag naman sobrang-sobra, kasi pag sobra-sobra na, hindi na yun nakaka-attract, kundi ay nakakatakot na. Kasi marami akong mga nakikita ngayon na sumusobra na yung tattoo, umaabot na hanggang pagmumukha nila, halos matakpan na yung pagmumukha nila, hanggang halos matakpan na yung buong katawan nila. Dahil nga diba, sabi nila nakaka-addict na daw pag naumpisa niya. So huwag naman masyadong marami kasi hindi na yun nakaka-attract, nakakadiri na yun at nakakatakot. So again, isa sa mga napapansin namin mga babae ay tattoo, number 6. Number 7, pabango o amoy. Kaagad na napapansin ng isang babae ang amoy ng isang lalaki, lalong-lalo na kung ito ay matapang o malakas na pabango. Isa ring malakas na makalalaki ang mga matatapang na pabango na panglalaki dahil minsan ito ay nagpapahiwatig na pruskuhan. Mabilis rin ito natatandaan ng isang babae kahit na ikaw ay malayo. Basta naamoy niya ang iyong pabango, kinikilig na siya dahil alam niya na nandiyan ka na. Again, isa sa mga napapansin naming mga babae ay pabango o amoy ng lalaki. Number 8, boses o pananalita. Malaki o malalim, iilan lamang yan sa mga boses ng lalaki na agad napapansin naming mga babae. Pinapakinggan namin kung paano magsalita ang mga lalaki, kung mahinahon ba o magaslaw. Madaling natataranta ang mga babae sa lalaking malalaki o malalalim ang boses. Ngunit gustong-gusto rin namin itong mga babae dahil sa pagkabruskong ng dating. Mabilis din napapansin ng mga babae kung sila ay komportable sa pakikipag-usap, kung sila ba ay nauutal o diretsyong lamang magsalita. Again, isa sa mga napapansin namin mga babae sa isang lalaki ay boses o pananalita.